Hello, hello. So, ang ating gagawin ngayon ay kakaiba. Kasi nga, ang aking vlog ay puro na lang gala. So, ngayon, gagawa tayo kasi walang gala ngayon kasi sobrang lamig dito. At bawal gumala dahil sa sobrang lamig. So, ang gagawin ko ngayon ay gagawa ako ng Swiss roll. So, mag-try akong gagawa ng Swiss roll kung marunong ba ako. At titingnan nyo mga langga. Okay, stay tuned! Ang aking ingredients ay meron akong 6 eggs. So, siniparit ko na yung egg yolk at saka egg white. So, meron akong 6 tablespoons of flour, 6 tablespoons of white sugar, at meron akong separate na butter or margarine, ang tawag yan dito. At may separate akong white sugar at sugar glass, asukar glass. So, ayan mga langga, stay tuned ko anong gagawin ko. Ayan, may bowl po ako dito. Ayan, may bowl ako. So, ilalagay first natin ang egg white. So, ang egg white, ilalagay first natin at ipadaan po natin sa machine. Hanggang maging fluffy siya. Ngayon ay ang egg yolk. Yan, next natin ilalagay. Ilalagay lang natin sa number 1 para dahan-dahan. Kailangan every dahan-dahan natin. So, next natin ilalagay ay egg yolk. So, kunti-kunti lang siya, pakunti-kunti, little by little. Para hindi talaga siya Ayan. Thank you.
harina. Anim na harina. So, yung harina din, ganun din ang steps. Little by little din ang pagkalagay niya. So, kung ano yung ginawa natin focus, simula nung una, kagaya ng sugar, little by little, at saka yung egg yolk, ganun din, paunti-unti, at kasunod ay ang harina, paunti-unti din. So, ayan. So, kailangan yung guys, sa one lang ang machine, hindi yung medyo malakas. So, ang next ay ang ating harina. So, ayan, ilagay ko lang sa number 1. Hindi masyado siyang malakas yung machine niya. So, ayan lang siya. Pakunti ko lang, kunti-kunti lang din. Hindi siya bigla-bigla para maganda ang kanyang pagkalabasan. Para sponge yung tao niya. Ayan. Ito naman yan. Pasensyahan niyo na mga guys yung aking video dahil wala akong taga-video. Sa lilinisin natin yung gilid para hindi naman lilinisin natin, tapos ipapadaan natin ulit. Yan. So, padaan natin ng konti para ma-mix siya lahat. Yung padahandahan lang. Yes, padahandahan lang. So, ayan ang aking process. Ayan, nilalagay ko na siya sa lagayan ng tray ng, yung bandeja. Yung tawag yan sa amin dito. Ayan. So, ayan. Anuhin natin lahat. So, ayan guys. Lagay ko na lahat. So, ipa-flat natin. Ipa-flat. Ayan po. So, pasensyahan nyo na sa aking pagkuha ng video mga guys kasi siya. So ipa-flat natin siya nang ipa-flat na kaya natin. So ayan, so pagkatapos i-flat, so lalagyan natin siya sa oven. So ayan. So ako pag nakalagay sa oven pa ganito, tinitingnan ko lang guys kasi depende kasi sa oven. Yung oven namin kasi hindi yan pang oven talagang Ang aming oven ay wala sa temperature kasi nga masyadong mainit. Oo, kung ilagay ko sa 160, maano siya. So, tinitingnan ko lang maging brown na siya. So, ayan guys. So, ilalagay na natin sa oven. Brown na. Nakita niyo po, brown na. Yung kabila medyo siya, pero ayan. Brown na siya. Yes, brown na ba siya? Okay na siya?
Yung kabila medyo hindi pa siya, no? Pero ayan, luto na. Sponge na siya. Sponge. Sponjado. Kung Espanyol pa. Yes, ayan. So, nakita na niyo yung mga langga. Ayan. So, para siyang ano. So, ilibit mo na natin ng mga 5 minutes para lalamig siya. So, alisin natin siya sa tray. Alisin po natin siya sa tray. So, sobrang init. So, ayan. Alisin natin sa tray. Lagay po natin yan dyan. Lagay po na siya ng 5 minutes. Ayan. Di ba kanina mayroon akong pinakita sa inyo ng sugar glass. So, lalagyan natin siya. So, medyo malamig na. Lalagyan na natin siya ng ganun. At kailangan natin na may back paper. Kasi babalik ka rin natin. So, ayan. Lahat yan, nalagyan natin sa all around. Lahat-lahat. So, ayan. Kukuha tayo ng back paper. So, may lang back paper. So, babalik ka rin natin. Ngayon. Para matanggal natin. Okay? So, ganyan. So, ngayon. Ayan. Handahan natin ng pagtanggal para hindi siya maano. So, ayan po. So, nakita niyo naman. Girls, time. Ayan po. So, ayan. Dadahanan natin pagtanggal siya hanggang matanggal natin yung box paper na ilagay natin. So, kailangang ingatan para hindi madala yung ano. So, ayan lang po ang gagawin natin. So, ayan. So, ayan po. Makita niyo mga guys. Ayan. Next. So kanina, 'di ba, meron ako option separate na. Kasi ako gusto ko kasi gusto kahit anong gusto niyo ilagay as you like. Pero ako ayoko kasi minsan may maglalagay silang chocolate or Nutella or ano. Ako ayoko kasi ayoko ng matamis. So I gusto ko yung butter. Yes. Normal lang siya, normal. So, ayan. Butter lang. Ang ilalagay ko dyan. Butter. Lahat ng party ng... Ayan, lalagyan natin ng butter. Mas gusto ko more butter, mas masarap. So, ayan po. More butter. Or margarina ang tawag sa amin. Margarina. Ilalagyan ko siya. So, lahat po. Ito mga langga, pwede nyo sa pang merienda ng inyong mga kids. Very easy lang ang recipe. Yes, so very easy lang. So ito yung palagi favorite ng anak kong lalaki. Swiss roll, pianuno. Oo, kasi gusto niyang ganito. Naging paborito na niya nung gumawa ko. So ayan, pang merienda ng mga kids ko. So lahat ng part, lagyan nyo sa mas magandang marami. Gusto ko mas marami. Maraming butter. Pero kung gusto nyo ibang ilagay, hindi butter, pwede din. Oo, as you like. Gusto nyo ng marmalade sa presas or yung ang tawag nun, marmalade presas ang tawag nyo sa amin sa Spain. Hindi ko na. Tapos yung chocolate Nutella, mga ganyan. So next, natapos din. Nilagyan ko na lahat. So meron akong sugar na separate kanina. So, lagyan po natin ng ganyan. Ako, gusto ko normal lang. Ito yung normal Swiss piano. Normal. So, kailan po? I-roll natin pagkatapos mga langga. I-roll natin. Yes, i-roll. So, ayan. Siguro okay na yan. Then, you need to roll. Ganyan po mga langga. Yes. Bawas po ha.
So, ayan. So, ayan na po siya. So, ayan na. Finish na siya. So, we need to cut and to serve. So, ayan ang mga langga. Natapos na natin ng roll. So, mas maganda langga kung lagyan nyo more dito para didikit siya. So, ako hindi ko nalagyan. So, ayan po. So, kailangan mas maganda yung kutsilyo nyo is manipis para pag ano, hindi siya mababasag. So, ayan. Kalawete yata ako magkukot. So, ayan. Makikita nyo na. Charang! Ayan po. So, tikman na natin mamaya. Tikman natin mamaya kung masarap bang ating Swiss roll, kung malambot ba talaga siya. So, ang laki ng hiwa ko, pero sige lang. Ayan. So, titikman natin mga langga ko yung ginawa ko kung masarap ba. So, ito yung dulo, yung head niya. So, ayan, titikman natin kung malambot ba. Mmm. Malambot. Saka, ano sa mga bata. Hindi mo na ako magsalita. So, ayan mga langga. So, natapos na yung aking Swiss roll. Very easy lang yung aking recipe. So, kung gusto nyo pong itry sa inyong mga baby, sa inyong mga kids, pwede nyo pong gayahin yung aking recipe. So, ayan. So, thank you so much for watching my YouTube channel. Kung sino pa pong hindi nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification para po ay updated kayo sa aking mga vlog. So, thank you so much. So, ayan po, mega shoutout po sa aking 55 members, Team Lin Lin Simple Life. So, thank you so much po sa pag-support sa akin. Ayan, sa kamay ko pa. So, thank you so much mga langga and I love you all. Bye!